Magandang araw mga kababols. Narito ang latest news ngayon sa PBA. Strong Group Athletics Team Manager Jacob Lau, dismayado kay Mikey Williams kahit malaking sahod ang in-offer sa kanya. At Barangay Ginebra, may pamalit na import sa na-injured na si Tony Bishop. Bumuo nga ng isang malakas na team ang team manager ng Converge na si Jacob Lau upang lumaban sa 33rd Dubai International Championship. Tinatawag nga silang Strong Group Athletics. Pinangungunahan nga ito ng former NBA star na si Dwight Howard, former Gilas naturalized player Kuya Dre, former NBA player Andre Roberson, MPBL 2023 MVP Justin Baltazar, UAAP 86 season MVP Kevin Kembaw, at madami pang star players. At isa pa nga dyan ay ang former star ng TNT na si Mikey Williams. Matapos itong mag-commit sa kanila, ay hindi ito sumipot sa mga practice ng Strong Group Athletics. At dito nga nadismaya ang team manager nilang si Jacob Lau at nasabi na lang niyang ito ang unang pagkakataon na may player na di tumupad sa kanyang salita at naiintindihan na daw niya ang TNT management kung bakit tinerminate ang kontrata niya. At nagbiro pa nga ito na baka wala nga daw talagang signal sa moon. At ayon nga sa reports na to, ay 50,000 na days sa 20 days ang tinanggihan ni Mikey na kontrata. At may bonus pa sana siyang $18,000 kung mag-champion ng SGA sa tournament na ito. Sa tingin nyo mga kababos, ano ang dapat ipataw na parusa sa mga ipinangako ni Williams na hindi tinutupad? Ilagay nyo na po yan sa baba mga kababos. At Barangay Ginebra, may minomonitor na mga imports na maaaring ipalit kay Bishop kung lumala ang kanyang injury sa playoffs. Secured na nga ang Ginebra sa kanilang playoffs berth ngayong Commissioner's Cup. Pero ayon nga kay Coach Tim, ay 2 days na nga daw hindi nakapag-practice ang import nilang si Tony Bishop dahil sa kanyang iniindang knee injury. Kaya't ayon nga sa source na ito, ay pinapamonitor nga daw ng team manager ng Ginebra na si Boss Al Francis Chua si Dwight Howard kung nasa kondisyon nga daw ito at pati nga itong kasama niya sa SGA na si Andre Roberson ay monitor daw kung sino sa kanilang dalawa ni Superman ang mas magandang performance sa Dubai Tournament na kanilang paglalaruan at yun ang kanilang gagawing backup import ni Bishop kung sakaling lumala ang kanyang injury sa playoffs. Sa tingin nyo mga kababols, sino kina Howard at Roberson ang mas magandang makuha ng Ginebra? Ilagay nyo na po yan sa baba mga kababols.